kaya shout out din sa mga taong hindi nakakaunawa bilang isang OFW. Pag umuwi ka sa Pinas, mabigyan ng kunti, nagagalit pa, or pag hindi mo nabigyan, nachichismis ka pa. Yun lang ang tanong ko. Bakit nung pumunta ba kami sa abroad, may pinabaon ka ba sa amin? Diba? Shout out ha. Shout out sa mga taong akala mo namumulot lang kami ng pera. Kasi mayroong ganung tao eh. May ganung tao. Hindi talaga naiiwasan eh. Kaya nga nagigigil ako eh. Kasi nga minsan na hindi mo lang nabigyan eh, sila pa yung galit. So isip-isip din kayo, hindi namin pinipulot yung pera dito sa abroad. Yun po ang reality. Buhay abroad. Napakahirap. Pero wala tayong magagawa eh. Kaysa ngangaman naman tayo dyan sa Pinas, di ba? So, pag naka-abroad ka na kasi, iniisip mo, pag bumalik ka sa Pinas magtrabaho, talagang... Mga kala, mga ka-OFW ko, isang panibagong umaga na naman, panibagong hapon, panibagong gabi, at panibagong bukas. So, ngayon, pauwi na kami mga kalab, pauwi na kami, at sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, so please subscribe. Ayan, Jong Blanza. So, mga kalab, ang haggard ko today, nakakapagod sa work, but tayong mga OFW, lumalaban lang tayo sa buhay. So, pauwi na po kami mga kalab, nandito po ako ngayon sa on the way, going home, at medyo busy lang kami mga kalab. Sa mga ka-OFW ko na katulad ko na nandito sa Middle East, shout out sa inyong lahat, mabuhay po tayo mga OFW. So gumawa pa ako ng vlog kasi parang na-inspire ako mga kalab, kasi nga the more everyday kasi ang ginagawa ko mga kalab, na-inspire ako. So dahil COVID na ngayon mga kalab, ingat pa rin tayo sa mga ka-OFW ko, lalong-lalo na sa mga nasa malalayong lugar. OFW, kumusta na po kayong lahat, kung saan naman kayong lupalop ng mundo ngayon na katulad ko isang OFW. Mangarap lang tayo mga ka-OFW, mga kalab ko. Huwag lang tayong mawala ng pag-asa. Alam kong marami po na nasagasaan sa epidemic na ito. Hindi lang isa, kundi buong mundo po mga kalab. Para sa akin mga kalab, mag-ingat lang po tayo, lalong-lalo na katulad ko na isang customer service, kasi related kasi sa pagkain kami. So, nag-encounter ka ng iba't ibang klaseng tao o even araw-araw. Pero ang masasabi ko lang mga kalab, kunting iibungat, laging tandaan mag-wear ng mask at hairnet, at yun, always wash your hands palagi, kasi nakaka-encounter ka talaga ng mga customer palagi, at nakikipag-usap ka, nakikihalubilo ka. So talagang nasa ano ka eh, frontliner ka. So mga kalab, mga ka-OFW ko, paglakasan lang natin ang gulan tayo ng go sa hamon ng buhay mga ka-OFW ko. Alam ko pong ang hirap-hirap tanggapin tong nangyari sa atin, pero yun nga sinasabi ko mga Pilipino, talaga tayo lumalaban tayo sa lahat ng pagsubok. Maraming taong nawala ng trabaho, maraming tao na hopeless, maraming tao na jobless, pero laban lang, gulan tayo ng go. Alam ko na sisikat din yung araw, at mabibigyan din tayo ng magandang biyaya ng ating Panginoon. Always think positive lang. Bigyan mo ng kabuluhan yung buhay mo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Mangarap ka. Kasi nga, yung mga may disable nga, nangangarap din sila. Tayo pa na talagang malakas pa rin naman yung pangangatawan natin. So wag lang natin pabayaan, at wag natin abusuhin. Matulog ng maaga mga ka-OFW. Iwas-iwas na rin po yung sobrang ng messenger, gamit yung tawag. Basta alagaan natin yung sarili natin. Mag-inom tayo ng kung tanungin nyo ako kung okay ba ako. Before 2 months or 3 months na COVID talaga, na kasagsaga ng COVID, talagang napakalungkot. Lahat naman tayo, hindi tayo talaga nakapaganda. Lahat tayo talagang nagulat. Hindi natin inisip na buong mundo, akala natin China lang. So, sobrang lungkot. Marami sa atin na nawala ng trabaho, marami sa atin nawala ng pangarap. Yung kumbaga, sobrang lungkot talaga. Yun talaga, lungkot ang bumabalot sa atin. Pero nandoon pa rin yung sign ni Lord na makakahaon pa rin tayo, paunti-unti. At sa mga OFW ko na talagang
may nagpakamatay, may nagano nagpakamatay dahil sa depression po yun, mga kalab, kawawa po. Pero yun nga sa sinasabi ko, bilang isang OFW, dapat maging malakas ka sa hamon ng buhay, kasi dito every aminin natin, mga kalab, talagang maraming nasagasaan talaga, pati ako, at talagang nalungkot kasi ako, kasi sa isang bilang isang OFW, may makilala ka, may maging kaibigan ka, may maging close friend ka, tapos bigla na lang dahil sa conflict sa trabaho, sa agency, para mga ganun yung inahamon tayo ng ano eh, ng panahon ni eh. Talagang minumold tayo na maging matatag, maging matapang. So, alam ko, masakit yung may best friend ka, tapos biglang umalis, biglang umuwi ng Pinas, or nag-in of contract. Napakasakit tanggapin, mga kalab, kasi tinuring mo na siyang kapatid. Pero, minsan, ganun ang buhay eh. Kaya nga, isa ibang lahi ng mga kaibigan ko na umaalis na, yung natatapos ng kontrata, inaano lang nila na memories natin to, kung hindi man tayo magkita, pero dahil sa iba-iba yung country natin, pero nandoon pa rin yung pool of happiness. Pag naalala mo, tanggapin mga ka-OFW, lalong-lalo na ngayong panahon na epidemic, sa may pamilya, sa may boyfriend, sa may girlfriend, sa of course sa parents mo, lagi kang nag-aalala sa kanila kung ano nang nangyari sa kanila, lagi mo silang ina-update, lagi ka talagang nandoon yung takot mo. Pero bilang isang OFW, ang masasabi ko lang, alam ko tayo, matibay tayo, yung mga Pilipino, matibay tayo, matapang tayo, humahamon tayo sa buhay. Pero mga kalab, minsan inaamin ko rin na talagang may time talaga na parang hopeless ka. Hindi mo alam kung anong padahilan, basta bigla ka na lang nalungkot, bigla na lang hindi ka ano sa pagkain mo, parang wala kang gana. Pero labanan mo 'yun, mga kalab, lalo-lalo na ng depression, mga kalab, sa kapatid mo. Siyempre iniisip mo sila kahit na may pamilya ka na, kahit tumilyado ka ng tao, siyempre iniisip mo pa rin yung pamilya mo. So bilang isang OFW, mga kalab, sa panahong epidemic, talagang dapat mag-ipon tayo, mga kalab. Hindi na uso ngayon yung pabunggahan. Dapat isipin mo yung kung anong mayroon ka, kasi hindi mo alam ang panahon eh, katulad ngayon na epidemic. Sino ba magkakaakala na buong mundo talaga? So dapat maging wise ka na kung ano yung mga dapat lang bilhin, yun lang yung bilhin. At kasi hindi mo naman hawak yung buhay natin, mga kalab. Para naman sa mga OFW na matay sa COVID, namatay sa sakit, condolence lahat ng OFW. Saludo ako sa inyo. Masakit isipin, oo, ikaw nag-abroad. Bago ka mag-abroad, talagang i-decide mo sa sarili mo kung talagang gusto mo ba yung pag-abroad. Ang iba kasi napilitan lang, kaya nagkaka-conflict. Lagi nating tandaan, mga kalab, dito bilang isang OFW, mga kalab, na nagtatrabaho sa malayo sa ating mga mahal sa buhay, lagi kang magpakumbaba. Huwag mong taasan yung ihi mo, huwag mong taasan yung pride mo, lagi mong pakisamahan yung mga kasama mo. At be patient, mga kalab, tanggalin muna natin yung pride, yung mga allergy sa katawan, gubarin muna natin yan, kasi wala tayo sa ating bansang sinilangan. So dito dapat tayo mag-adjust para marami rin tayong maging kaibigan, at dapat respeto sa isa't isa, lalo-lalo sa kasambahay. Kahit anong hirap, alam ko ang hirap-hirap ng sitwasyon, lalo-lalo na pag nasa OFW pa na nagtatrabaho sa bahay. Kami nga na nasa restaurant, nahihirapan mag-adjust sa mga, siyempre sa boss mo, kailangan unawain mo siya kasi nakakatanda din siya sa'yo. So, nandoon pa rin yung respeto. Mga ka-OFW ko, iwasan mo yung laging nag-iisip pag bilang isang OFW. Huwag ka masyadong mag-isip. I-enjoy mo yung sarili mo. Kung alam mong nalulungkot ka, gawin mo yung mga dapat gawin. Ibisihin mo yung sarili mo. Hindi mo alam, magto 2 years na pala. So, 'di ba, katulad natin na OFW, iniisip natin na 2 years lang tayo, uwi na tayo, ganun. Pero bakit tayo bumabalik sa abroad? Kasi kulang pa yung naipon natin. Kaya dapat, mga kalab, mga ka-OFW, hanggat nandito pa tayo sa abroad, isipin natin, mag-invest tayo, mag-ipon tayo, kasi hindi pwedeng
lagi na lang yung iniisip mo, ay di bali na mag-abroad pa ako, ay di bali na makabalik pa naman ako sa abroad. Paano na lang pag tumanda tayo mga ka-OFW? Ako hindi ako perfectong tao na I failed. Kaya, shout out din sa mga taong hindi nakakaunawa bilang isang OFW. Pag umuwi ka sa Pinas, mabigyan ng kunti, nagagalit pa, or pag hindi mo nabigyan, nachichismis ka pa. Yun lang ang tanong ko, bakit nung pumunta ba kami sa abroad, may pinabaon ka ba sa amin? Diba? Shout out ha, shout out sa mga taong akala mo namumulot lang kami ng pera, kasi mayroong ganung tao hindi talaga naiiwasan kaya nga nagigigil ako kasi nga minsan na hindi mo lang nabigyan sila pa yung galit. So isip-isip din kayo, hindi namin pinipulot yung pera dito sa abroad. Yun po ang reality, buhay abroad, napakahirap, pero wala tayong magagawa kaysa ngangaman naman tayo dyan sa Pinas, di ba? So pag naka-abroad ka na, kasi iniisip mo pag bumalik ka sa Pinas magtrabaho, talagang kalab, aminin natin mga kalab, nangyayari din sa inyo itong mga kalab na nag-abroad ka, tapos pagbalik mo ng Pinas gusto mo nang magtrabaho sa Pinas, talagang iba talaga yung sahod. Kaya nga yung mga ka-OFW ko or kaibigan ko, talagang pati ako, aminin ko sa sarili ko, talagang bumabalik tayo sa abroad. Kasi mas malaki talaga, double or triple pa yung sinasahod mo. Pero ang masasuggest ko lang mga kalab, kasi yan din yung lesson learned ko mga kalab, na mag-imbis hanggat bata pa. Kasi hindi habang buhay na sa abroad tayo mga kalab, hindi habang buhay bata tayo, lagi tayong bata, tumatanda rin tayo mga kalab. Sasakyan nga, nagpapahinga tayo pa kaya na tao lang. So yun lang mga kalab, yung mga tips ko mga kalab. I hope you like it mga kalab sa twist kong vlog today. Kasi nga, I love making video mga kalab, kahit nasa sasakyan. Mga kalab, that's all for today. To those people who are new to my channel, so please, lalo na sa mga ka-OFW, kung mga kalab, please subscribe. Ayun o, Jong Blansa, subscribe, be hope, be love, be kind to others, spread love mga kalab.